binasa ko yung mensahe niya, grabe. Walang tayo. Walang palya, talagang dire-diretso talaga yung mga pinagsasabi niya dito. Sabi niya, huwag ka munang magsawa sa bayan na natin, kailangan ka pa ng lahat sa lahat ng laban mo, support ng buong sambayanan, maawa ka. Boom! Boom. Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, nitong nakaraang araw nga po ay nag-post ako sa ilan sa mga hawak ko pong Pasig Facebook page sa Facebook. At ito nga po yun. Ayan, para malaman natin, dahil this gonna be a last year po para sa first term ng ating Mayor Vico sa pamumuno niya dito po sa Pasig City, at kung may balak man po siyang tumakbo sa susunod na halalan, eh malalaman po natin yan sa mga susunod na buwan or pag dumating na po ang filing ng candidacy nila. So doon po natin malalaman yan. So as of now, hindi pa po natin alam kung tatakbo po ang ating Mayor Vico sa kanyang second term. Hindi pa po natin alam kung siya ay tatakbong muling mayor or kung ano pang position po ang kanyang tatakbuhin sa darating na 2022 halalan. Ay kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. July 2 ko po ito pinost dahil yun ay araw ng Pasig, at para malaman din po natin ang pulso ng bayan kung ano nga ba ang kanilang saloobin. Kaya naman nagpost po ako ng isa sa mga tanong na sa huling taon ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, ano po ang inyong masasabi? At ito po ang sagot ng ating mga Pasigenyo. Ayan, at ang ilan po sa mga yan ay pinili natin at babasahin po natin at isa-shoutout natin sila ng mas malala. Kaya naman kung ikaw po ay nakasubaybay o kung ikaw po ay followers o kung ikaw po ay nakalike dito po sa page ng Pasig News Channel, ayan, at kung ikaw din po ay nakalike sa Pasig News Update Official, eh malalaman mo nga po na ikaw ang napili namin o yung mensahe mo ang nakuha ng Kerr TV team para mabasa natin sa vlog na to. Kaya naman simulan na natin ito. At ito nga po ang kasagutan ni Ed De Jesus Tutanes. Kaya naman shout out po sa inyo, Mr. Ed De Jesus Tutanes. Abay, ang masasabi ko lang kulang naman ay maraming salamat Panginoon at binigyan mo kami ng mabait at makadiyos at makataong mayor. Salute sa iyo, Mayor Vico Soto. Ayan, Mr. Ed De Jesus Tutanes. Sana bigkasin mo na rin yung ano. Ako ay kawani ng gobyerno. Ako ay sana bigkasin mo na rin yung ako ay kawani ng gobyerno. Papasok ng maaga at magtatrabaho ng lagpas sa takdang oras at kung kinakailangan. So yun nga pong isa sa sagot ni Mr. Ed De Jesus Tutanes. So maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa kasagutan ito. So tignan pa natin yung iba pang mensahe. Ito naman po ang ipinadala ni Miss Belinda Natividad. Ayan. Maraming salamat Mayor Vico sa serbisyo mo sa Pasig at sa mga Pasigenyo. Ang magandang halimbawa ng isang leader ay nasa iyo at dapat tularan ng mga nakaupo sa pwesto at mga may balak pang umupo. Mahawahan mo sana ang mga taong tinatawag ang kanilang sarili na public servants, dahil ikaw ang isa sa mga tunay na may puso ng isang public servant. You not just talk the talk, but you walk the talk. Your honesty, integrity, humility as a leader are but a few of your best traits, which we Pasigenyos are very proud of. May this also serve as a plea to you to run another term, kasi we really need more leaders like you. Thank you and God bless you and protect you always. Proud Pasigenyo. Kaya naman, ayan, isa nga pong proud Pasigenyo si Miss Belinda Natividad. Shoutout po sa inyo, Miss Belinda Natividad. So, ito nga po yung isa sa mga mensahe din ng mga simpleng Pasigenyo na katulad po ni Miss Belinda na ipinadala niya po sa ating katanungan na ipinost po natin noong nakaraang Pasig Day sa Facebook page po ng Pasig News Channel at Pasig News Update. At syempre, ipinost ko din po ito sa aking
personal Facebook page. Kaya naman, mag-follow po kayo at mag-like po kayo sa aking KerTV Facebook page. At kung may time din po kayo, mag-follow din po kayo sa Pasig News Channel Official at Pasig News Update Official. So, yan po. Para malaman nyo po ang mga latest happenings or mga latest update dito po sa Pasig City. Basahin pa natin yung ibang mga pinos ng ating Pasigueño, no? Ito naman po galing kay Bats Buweza. Doon pa din po ko syempre, ang lahat po ng babasahin ko sa inyo ay galing pa din po to doon sa tanong na ipinost po natin na sa huling taon ni Mayor Bico sa kanyang unang term bilang mayor ng Pasig ay ano po ang mga tanong or ano yung gusto mong sabihin sa kanya. At ito nga po ang ipinadalang mensahe ni Mr. Bats Buweza. Huwag ka po sanang manghinawang mag-alab ng apoy sa progressive. Grabe, ang lalim naman ang Tagalog na ito. Huwag ka pong manghina... Huwag ka po sanang manghinawang mag-alab ng apoy sa progresibong paglikha ng pagbabago sa ating mahal na lungsod. Tumakbo ka pa on the next term, Mayor Soto, until we've seen a great effect of influence of your advocacy to the young Pasigueños, which will be the next public servant ng ating inang lungsod. One term isn't enough to see the reliability of influence sa pagbabago ng ating lungsod. We want to see a more projects and program initiatives that will surely benefit all Pasigueños na walang palakasan, walang padri-padrino. That's what we want to the mindset of all future leader in our city, especially in each district and barangay. Pero sa pagkakataong ito, Mayor, wala pang napapanahon may sumunod ng nagawa mo, ang nakakatakot ay baka... So yun, so hindi na natin nakuhanan yung iba sa mga mensahe niya. Pero ang nais niyang sabihin ay sana mas marami pa tayong mga future Pasigueños ang tumakbo o yung mga future public servants na siguro same lang din ng brand na gusto niyang iparating na maayos at progresibong yung bagong pamamahala, yung branding, siguro yun yung gustong iparating dito ni Mr. Bats Buweza. So sana magkaroon yung mga future public servants natin dyan. So sana ang gusto yatang ma-visualize nito ni Mr. Bats Buweza is yung sa mga susunod pang tatakbo ng mga public servants. So sana maipagpatuloy yung may ganito, may integrity daw na sinasabi. So yung mga susunod nga na tatakbo dito sa Pasig City ay sana maging ganito yung set ng standards. Kasi nag-set na ng standards si Mayor Bico sa kanyang sa kanyang public service . So sana maging ganito din daw yung mga susunod na public servant na tatakbo dito sa Pasig City, no? So sana ganito din daw yung mga future leaders natin na balak tumakbo as public servant dito po sa Pasig City. So basahin pa natin yung ibang mga sinend ng ating mga Pasigueño. At ito rin naman po ang mensahe na pinadala ni Lydia San Marcos. So, shout out po kay Miss Lydia San Marcos. Hindi ko po alam kung dito ka kumuha sa Pasig, nag-message sa Pasig News Channel or sa Pasig News Update Official. So, ito po yung sinasabi ni Miss Lydia. Ang masasabi ko lamang po ay superb, tunay na nakakita ng liwanag at pag-asa ang mga Pasigueño. Marami ang pamilya ang nagbago ng kanilang pamumuhay. Mga dekada na sa panunungkulan sa pamahalaan na mabigyan ng siguradong pangkabuhayan upang itaguyod ng marangal ang kanilang pamilya sa tulong ng pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Vico Soto. Dalangin namin na huwag muna kaming iwanan ng kanyang nasimulang pagbabago sa lungsod Pasig. Kalakip ng aming mga dasal na patuloy ka nawang pagkalooban ng kalakasan at magandang kalusugan ng ating Panginoong Jesus. Sumasaludo po kami sa inyong katapatan, Mayor Vico, and we love you more. Kaya naman, Miss Lydia San Marcos, saludo din po ako sa mensaheng ipinadala mo po dito sa ating katanungan dito po sa Pasig News Channel at sa Pasig News Update Official. So yun nga, isang magandang halimbawa din po yung ipinadalang mensahe dito ni Miss Lydia San Marcos. At para sa kanya ay superb daw po ang performance na ipinakita ni Mayor Vico sa nakalipas o sa tatlong taong pamumuno niya po dito sa Pasig City. So basahin pa natin ang iba sa mga Pasigueños natin na nagpadala ng kanilang mensahe sa ating katanungan. At ang sabi naman daw po ni, sino ba ito? Pangit? O hindi ko po alam kung lalaki o babae nagpadala nito. Pero kung ikaw nga po ay si Mister o si Miss Pangit na nagpadala ng inyong mensahe dito sa Pasig News Channel or sa Pasig News Update Official, ito po ang mensahe na sinabi mo.
Salamat, Mayor, sa lahat-lahat ng sakripisyo mo sa panahon ng COVID. Talagang ginampanan mo din ang iyong trabaho at pagmamalasakit sa taong bayan. At sana din po, mabigyan na kami ng pabahay kahit sa bliss lang. Sana may pan-down. Sana may pan-down na po kami. May down payment ba yung ibibigay pag nag-rent ng pabahay sa Pasig? So, hindi natin alam. Pero, kung may pan-down ka po, isave mo lang po muna yan. So, hindi natin alam yung proseso na mangyayari doon sa pabahay na ibibigay ng Pasig City. So, kung ano't ano man po ay antabayanan nyo lang po yan sa doon sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office o sa Pasig PIO. So, siguro naman ipopost nila yun doon once na magkaroon na sila ng plan or pagka na-settle na lahat ng mga gagawin doon sa pabahay na proyekto po ng ating lungsod. So, yun nga, ang isa sa nabanggit nga po dito ni Mr. Pangit o ni Ms. Pangit na nagpadala ng mensahe na to is yung COVID response ng Pasig City po dito sa panahon ng pandemya. So, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat niya na nabigyan, natugunan ni Mayor Vico o ng Pasig City itong pandemyang ito, yung pangangailangan ng bawat Pasigueño. So, basahin pa natin yung iba sa mga ilan sa mga mensahe ng ating Pasigueño. Ayan. So, ang sabi naman po ni Rod Lacno. So, shout out po kay Mr. Rod? Are you Rod? Oh, you're Rod. Basahin po natin ang mensahe ni Mr. Rod Lacno. Huwag mo naman agad kaming mga Pasigueño iiwan ngayon. Ngayon lang kami nagkaroon ng tunay na mayor ng Pasig. Huwag mo muna kami iwanan agad-agad at nagkakaroon ng pag-asa at umaagos pa sa busilak mong puso sa amin, Mayor Vico B. Soto. Kailan pa naging B yung nickname ni middle name ni Mayor Vico? Well, hindi naman letter B yung nickname, yung middle name ni Mayor Vico. Mayor B. Soto. Well, anyway, at Mayor B. Soto, magnanakaw na naman sila pag naupong mayor ulit sila sa bayan ng Pasig. Bakit may ganun? May pagnanakaw. Okay. Anyway, so yun nga, sino ba kasi nagsabi sa inyo na iiwan ni Mayor Vico ang Pasig? Wala naman po nagsabi sa inyo na iiwan niya yung Pasig. So hindi natin alam pa kung kailan, kung tatakbo ulit siya sa susunod na election. So sa ngayon lang ay, ito ay tinatanong lang natin yung mga simpleng Pasigueño kung para sa kanila ba ay naging maayos yung performance ng ating Mayor Vico sa panunungkulan niya ng 3 taon o sa kanyang first term dito po sa Pasig City. So maraming salamat din po Ms. Rod Lack, no, sa ipinadala mong mensahe. So basahin pa po natin ang mensahe naman na ipinadala ni Ms. Juvie de la Cruz. So Ms. Juvie de la Cruz, shout out po sa inyo mula po sa akin kay Kurt sa Kurt TV. So kung ikaw ay nagpadala ng mensahe dito sa Pasig News Channel or kaya sa Pasig News Update Official, at ito po ang kanyang sinasabi. Sana po hindi mabago ang isip mo para muli tumakbo bilang aming mayor dahil po sa iyo lang po kami nakakita ng pagbabago at nabigyan din kami ng pag-asa para sa mga kabataan. Mahal na Mayor Vico Soto, sana po inyong pakinggan ang aming mga hiling na sana ikaw pa rin ang aming mayor sa susunod at susunod pa. Maraming salamat po Mayor Vico Soto sa pag-asa ninyong binigay sa buong Pasig. God bless you po. So, yun nga. So, ito ang pinadalang mensahe ni Ms. Juvie de la Cruz. Eh, talagang pinupush niya na sana daw sa susunod na election ay tumakbo pa rin ang ating Mayor Vico dahil ang sabi nga niya ay nakakita siya ng pagbabago at nabigyan niya ng pag-asa ang mga kabataan daw po dito po sa Pasig City. So, maraming salamat po sa ipinadalang mong mensahe, Ms. Juvie de la Cruz. Ngayon ay magdaku naman po tayo sa mensaheng ipinadala ni Ms. Agnes Malate. Ayan, salamat ng marami dahil nagkaroon kami ng mayor na may malasakit at handang magserbisyo sa mga kapwa niya. Walang hanggang pasasalamat at ipagpapatuloy mo ang nasimulang mo at sana tumakbo uli kayo bilang mayor ng Pasig, Mayor Vico. Saludo po kami and God bless. So ayan, isang pagpapasalamat na mensahe din po ang ipinadala ni Miss Agnes Malate sa ating punong lungsod na si Mayor Vico Soto. Ayan daw, ang sabi din niya ay sana ay ipagpatuloy muli ang nasimulan o ipagpatuloy pa ang nasimulan na proyekto o nasimulan ni Mayor Vico dito po sa Pasig City. At ang sabi din naman po sa mensahe ni Mr. Anthony Canso Arellano, shout out po sa iyo Sir Anthony. Magaling at sana 3 termino ang gugulin mo sa Pasig Mayor. So ayun nga, so ang sabi niya, not just once, but not twice, but 3 term sana daw ang gugulin ni Mayor sa pagka-mayor dito po sa Pasig City. So malalaman po natin yan sa mga susunod na
filing ng candidacy kung tatakbo po muli ang ating Mayor Vico dito po sa Pasig City. So basahin pa po natin ang ilan sa mga mensahe na ipinadala din po ni Ann Roll Esteve Nozman. So ito ba ay Lorna Ebetse Manzon. So ewan ko. So sa Facebook, ang mensahe po niyan, hindi ko po alam kung saan siya nag-message. Kung ikaw ay nag-message sa Pasig News Channel, Miss Ann Roll Esteve Nozman, shoutout po sa inyo at sa iyo. Proud na proud po kami sa iyo, Mayor Vico, sa dami po ng ginawa ninyo sa Pasig. Laki ng pagbinagbago. Maraming salamat sa lahat ng mga nagawa ninyo sa Pasig, lalo na nung pandemic. Di kayo nagpabaya. Kaya salute, Mayor. Love you, Mayor Vico. Next year na botohan, ikaw pa din ang iboboto ko for Mayor. Aba, talaga nga naman. Sure na sure talaga naman ang ipinadalang mensahe dito ni Miss Anrel Esteve. So kung tatakbo nga ang ating mayor sa mga susunod pa ay malalaman po natin at sana all out pa din ang inyong pagsuporta sa kanya. So ang ipinadalang mensahe din ni Miss Anrel patungkol pa din sa pandemic dahil talaga nga namang natugunan daw po ng Pasig City ang mga pangangailangan ng mga bawat Pasigueño ngayong pandemic. Kasi ayun nga po ang sabi niya, hindi daw po nagpabaya ang Pasig City sa kanyang mga nasasakupan, lalo na nung kasagsagan pa, nung lockdown. At syempre, may pandemic pa rin po tayo. Medyo lumuluwag lang, pero may pandemic pa rin. Kaya naman patuloy niyo pa rin pong suotin ang inyong mga face mask or face shield kung saan man kayo pupunta para hindi kayo mahawa or hindi kayo makakuha ng virus kung saan-saan mga ipumunta. Pero pwede na po tayo magpa-vaccine. So kung kayo po ay nasa A4, A5 at kung may A6, A7, ganyan, pwede na po kayo mag-profiling gamit po ang inyong pasigpass.pasigcity.gov.ph. Magpunta po kayo sa ano yun, sa link na yun para magpa-profiling na po kayo at para magkaroon na po kayo ng slot sa vaccination natin. So basahin pa po natin ang ilan sa mga mensahe po ng ating mga karaniwang Pasigueño. Ang sabi nga po ni Tavat Soy, hindi ako taga Pasig but I work in Pasig sa nakikita ko maganda ang binibigay na privileges ni Mayor Vico compare sa ibang mayor ng ibang city. At nagkumpara ka pa talaga sa ibang mayor ng city, hey! Ayan, makatao at mahal ang mamamayan. Inuuna lagi ni Mayor Vico ang mga tao. Hoping na siya ulit ang maging mayor ng Pasig. Ay talaga namang na-appreciate naman po natin ito si Miss Tabatsoy or si Mr. Tabatsoy dahil hindi daw po siya taga-Pasig. Pero grabe yung nakikita niyang privileges na ipinapakita ni, na ibinigay ni Mayor Vico sa bawat Pasigueño. So isipin niyo yan, come to think of it. Hindi siya Pasigueño or hindi siya nakatira sa Pasig, but he or she is working in Pasig. At nakikita niya yon. Nakikita niya yung progress or nakikita niya yung mga privilege na ibinibigay ng Pasig LGU sa bawat Pasigueño. Kaya naman isang malaking bagay yan na na-appreciate ng ibang lungsod o ng ibang mga tao sa kalapit lungsod lang ng Pasig City, yung magagandang proyekto o yung mga magagandang ginagawa ng Pasig LGU para sa bawat Pasigueño. So maraming salamat po Mr. or Miss Tavatsoy. Ayan. So basahin pa po natin ang mensahe na ipinadala din ni Rosaline Infante Cafitli. So kung kayo ay ngayon parang nakatutok sa ating channel, no? Kung kayo ay ngayon parang nakatutok dito sa Kurt TV, ang mensahe po na binabasa natin ngayon ay base po doon sa epinos ko sa Pasig News Channel at Pasig News Update Official sa tanong na sa ikahuling taon ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? So, at ito nga po yung mga mensahe na binabasa natin ay galing din po sa bawat simpleng Pasigueño. Kaya naman basahin natin ang mensahe na ipinadala ni Rosaline Infante Capitle, nawa ipagkalooban ka po ng Panginoon at gabayan ka pa ng maraming termino, Mayor. Ikaw pa rin ang iboboto ng Pasigueño. Ituloy mo pa rin at huwag iiwanan ng Pasig, Mayor. Maraming salamat po. At may mayor na katulad mo, may malasakit at may kabutihang loob. God bless po, Mayor Vico Soto. So yun ang sinasabi ni Miss Rosaline. Shout out po sa inyo. Ang sabi niya, may malasakit at may kabutihang loob sa bawat Pasigueño. Ayan, kaya naman, Miss Rosaline, saludo din po ako sa inyo at maraming salamat sa pagmamahal po sa Pasig, Madam Rosaline. Ayan. Ito din po ang mensahe na ipinadala ni Miss Corazon Pengson. Shoutout po sa iyo, Miss Corazon Pengson, kung ikaw ay nakasubscribe po dito sa aking Facebook page na Pasig News Channel at sa Pasig News Update Official. Shoutout po sa inyo sa ipinadala mong mensahe. At if you're not
may subscriber yet, mag-subscribe ka na po dito sa aking channel. At ang sabi nga po niya ay huwag ka muna magsawa sa bayan na nating kailangan ka pa ng lahat-lahat ng laban mo. Support ang buong sambayanan. Maawa, Katis. Maawa? Bakit may kailangan pag-awa? Okay, ang daang hap. Binasa ko yung mensahe niya, grabe. Walang toldo. Walang palya, talagang dire-diretso talaga yung mga pinagsasabi niya dito. Sabi niya, huwag ka munang magsawa sa bayan na natin kailangan ka pa ng lahat sa lahat ng laban mo, support ang buong sambayanan, maawa ka, boom! So yun ang kanyang talagang, ganun ang kanyang mensahe, dire-diretso, walang palya, walang tuldok, kahit sa dulo, walang tuldok, sila lang yan, thanks. Anyway, Peace Corazon Pengson ay salamat din po sa iyong pagsuporta sa mga proyekto po ng Pasig City at maraming salamat po sa pagmamahal mo kay Mayor Vigo Soto. Next, ang mensahe naman po ay galing kay Lori Jean Bernardo. Shoutout po sa inyo, Miss Lori Jean Bernardo. More year po, Mayor Vico, kahit hindi ako botante ng Pasig, nakita ko maganda pamamalakad mo at marami ka pang dapat gawin sa Pasig. Talaga nga naman, hindi siya botante ng Pasig. Pero siguro nakatira siya sa Pasig or hindi natin alam, baka kapitbahay natin sa ibang mga lungsod, no? Pero na-appreciate daw niya at nakikita niya na maganda daw ang pamamalakad ni Mayor Vico dito sa Pasig City. Kaya naman maraming maraming salamat din po sa iyo, Miss Lori Jean Bernardo. Shout out po sa iyo, Miss Lori Jean Bernardo. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal mo sa aming mayor at sa pag-appreciate mo sa mga nagagawa po dito po sa Pasig City. Okay! Basahin naman po natin ang ipinadalang mensahe ni Miss Maricar Gausin Lego. Salamat sa magandang nagawa niya para sa Pasig, yung puso niya para sa matatanda, sa bata. Salamat din po kay Mayor Vico kasi ilang taon din kaming nakatira sa Pasig. Ni isang beses di kami nabigyan ng bayong kada Pasko. Kahit namumupahan lang kami nung ikaw na po ang nakaupo, malaking pagpapasalamat kasi namumupahan lang kami noon, nagkaroon kami ng pamaskong handog na malaking bagay din sa amin. Kahit nangungupahan lang kami, walang pinipili, sana bigyan ka pa ng sobrang lakas sa pangangatawan, Mayor Vico, kung ang dami mo, yung ang dami pang maitutulong sa Pasig. So, ang isa sa mga concern naman at ipinagpapasalamat ni Miss Maricar, Maricar Gausin Lego, ay yung nakatanggap daw siya ng pamaskong handog nung kahit daw siya ay nagre-rent lang dito po sa Pasig. Kasi nga naman, ang pamaskong handog na yan ay para sa mga taxpayer po ng Pasig City. If you are living here in Pasig City, syempre ikaw din ay isa sa mga taxpayer po natin at ikaw naman ay karapat dapat din makatanggap ng pamaskong handog. So, intayin nyo dahil ilang buwan na lamang ay mamimigay na ulit ng pamaskong handog dito po sa Pasig City. Kaya naman, shout out po sa inyo, Miss Maricar Gausin Lego, sa pagpapadala nyo po ng mensahe dito sa Pasig News Channel at Pasig News Update. At kung ikaw ay hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe sa Kurt TV. And ito na ang kahuli-huliang mensahe na ipinadala po ng ating Pasigueño dito po sa Pasig News Channel at Pasig News Update Official. At ang sabi nga po ni Miss Vina Domantay Benales, this is selfishness. Pero pwede bang next term ikaw ulit? We trust you and we support you. Pasig needs you a lot. Thank you, Mayor, for the best governance for the past 2 years. We love you and please, maging stick to one ka muna. Pasig lang muna, please. Wow, talaga nga naman. May iba pa bang pinaglilingkuran ng ating Mayor Vico? Siyempre wala na, di ba? Pero maraming maraming salamat po sa pinadalang mensahe ni Miss Vina Domantay Benales. Sobrang nakakataba siguro ng puso to kung mababasa man to or mapapanood man to ni Mayor Vico. Kasi mga casual Pasigueño yung nagsabi nito eh. Mga simpleng Pasigueño na nagpadala ng mensahe dito po sa ating tanong na ito. Kaya naman, makakaasa po kayo na sana at ipag-pray din natin kasi syempre yung bawat programa naman dito sa Pasig City ay hindi naman magiging matagumpay kung hindi rin po sa pakikipagtulungan ng bawat Pasigueño. At ulitin po natin, no? Kung hindi pa po kayo rehistrado o kung hindi pa po kayo nagpapa-register sa mga first-time voter dyan, this coming election or this coming halalan sa 2022, magparehistro na po kayo, pumunta na po kayo sa COMELEC at kailangan ng boto nyo. Kung gusto natin ng pagbabago, simulan natin yon sa sarili natin. At ngayon pa lang, ay magparehistro na po tayo. At doon naman po sa mga hindi pa po bakunado, protect yourself and protect your family as well. Kaya naman, mag-profiling na po kayo at ayusin nyo na po yung mga detalye para kayo po ay isa na din sa mga mapapabakunahan. Ako ay nasa A4 category at fully vaccinated na po ako. Ayan. And nagpapasalamat po ako sa Pasig LGU sa privilege na ibinigay na to.
na mabakunahan po ako dahil isa po rin po. Hindi lang sa dahil sa isa ako sa mga empleyado ng Pasig, pero siguro ano ko din to na deserve din natin kasi isa tayo sa mga taxpayer at isa din tayo sa mga deserve makatanggap ng bakuna na mula sa gobyerno po. Okay, at maraming salamat po uli. Abangan nyo po yung mga susunod na poll natin o yung susunod na mga tanong natin sa bawat pasigay nyo kung ano ba talaga yung saloobin na nararamdaman nyo, kung ano yung mga gusto nyong sabihin sa pamahalaan ng Pasig City. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang spectator vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa GERT TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!